Okay, so alamin naman natin ang characteristics ng double loop whorl. A double loop whorl is a pattern consisting of two separate and distinct loop formations. One of the loops surrounds or overlaps the other. So take note, two separate and distinct loop formations. Another characteristic, a double loop whorl must have two sets of shoulders, one for each loop. Okay, titignan natin mamaya yung illustration nito kung dalawa ba talaga ang set of shoulders niya. There are two deltas in each double loop whorl. Okay. Mula sa plane arc, central pocket, at saka dito sa double loop whorl, tigda dalawang deltas yan. Maliban na lamang yung huli, ito yung accidental whorl, kasi dito sa accidental whorl, hindi lang dalawa eh. O minsan tatlo o kaya apat ang deltas. Because of the presence of two loops in each of these patterns, some authors call them composite patterns. Okay, so paki-take note again the word composite patterns. It represent the double loop whorl pattern. Ito example ng double loop whorl. Two sets of shoulders. Okay. Ito yung shoulders niya. As isa-isang set of shoulder ito. So, tababa naman another set of shoulder. So, dalawa. Yung shoulder o ang tawag natin dito sa pakurbada na ito, shoulder kasi ang tawag natin sa fingerprint characteristics na ganito. Okay, so one shoulder here. Okay, so dalawa ang loop formation dito. Okay, so isang loop formation ito na kung saan mayroon siyang recurving ridges. Ito naman yung pangalawang loops. Okay, sa baba. So, shoulders, dalawang set of shoulders. Ito yung shoulder niya dito sa part na to. Dito naman sa baba, ito naman yung shoulder na. Kapag sinabi kasi natin shoulder, yung part na kung saan ay liliko yung ridge pataas at saka yung part na siya naman ay bababa. Okay, dito yung shoulder ng fingerprint pattern ito. So, dalawang delta, ito yung unang delta, at ito naman yung pangalawa. So, ganun din dito. Nandito yung pangalawang loops. Nandito yung isang loops. Dito yung isang loops, ito naman yung pangalawang loops. So, dalawang magkapatong na loops ito. Okay, so that is the illustration of double loop whorl. Okay, ito mas malinaw ninyong makikita. Isang klase ng loop nandito at yung isa naman nandito. Okay, pag ganun naman. Okay, so double loop whorl ito. So, ganito rin ang itsura ng double loop whorl. Pansinin nyo lang yung dalawang klase ng loops na ito. Yung isa dito at ito naman yung pangalawa. Okay? So, another example of double loop whorl. Yan. Okay, so marami tayong illustration sa double loop whorl. Obvious naman na makikita ninyo dalawang loops ang magkasabay sa isang fingerprint pattern. Okay, ito pa. One set of shoulder here, another set of shoulder naman dito. Okay? So, ganun din dito sa illustration 29-B. Dalawang set of shoulder. Okay, ito na yung huling variation ng whorl.
accidental word. Represented naman ito ng capital letter X. Okay, accidental word, ano naman ito? An accidental word is a pattern that is a combination of two or more different types of patterns. Okay, two or more different types of pattern. Yung double lock kanina, it is a combination of the same fingerprint pattern. Kasi lobes ito, lobes naman yan. So, nag-combine sila. Kaya tinawag itong double lock. Okay, dito naman sa accidental word, the combination of two different patterns. Okay? Two different patterns. It is the combination, for example, of a lock and a combination of a word. Okay? Lock and a word. So, two or more different types of patterns. Okay? Hindi lang kuminsan dalawang pattern ang makikita natin sa accidental word. Kung minsan din makakita tayo ng mas marami pang klase ng pattern sa isang fingerprint. So, unlike the other word type patterns, an accidental can have 2, 3, or 4 deltas. Ito ang kakaiba sa tatlong unang nabanggit natin. Kasi sa unang tatlong nabanggit natin, tigda dalawang delta lang. Pero dito sa accidental word, pwedeng dalawa, tatlo, o apat na deltas. So, basahin ko na lang para hindi masyadong kita sa monitor natin. Whenever you find a two delta pattern which does not conform to the rules to plain word, central pocket loop word, or double loop word, chances are that you are dealing with accidental word. Okay? Kapag nakita tayo ng dalawang delta sa isang pattern at yung definition nito, yung characteristics nito, pattern nito, hindi naman pumapasok sa plain word, hindi naman pumapasok sa double loop word, or hindi naman ito pumapasok sa central loop word, ang conclusion natin ito ay accidental word. Okay? Looking at them, that it is not necessary to have any extended discussion about them as they practically identify themselves at sight. So, hindi na tayo masyadong magtagal sa discussion dito kasi kitang-kita naman sa pattern na yan na this is unusual sa mga tatlong naunang nabanggit natin. Okay? Tulad dito, pattern na ito. Hindi naman natin ito masasabing double loop word. Okay? For obvious reason, hindi naman double loop word kasi hindi naman na talaga nabuo yung kanyang two sets of shoulders. Kaya definitely, this is a accidental word. Okay? Another example dito. Okay? This is a plain word. Ito naman yung loops pattern. Okay? Loops. Tapos dito sa kabila, plain word. Kaya sa kabuuan, ang tawag natin dito ay accidental word. This is the combination of two patterns. Isang loop at isang word. Na hindi naman pumasok sa definition ng central pocket loop word. Ang pagkakaiba kasi ng accidental word sa central pocket, yung central pocket kasi yung word ay nandoon sa gitna. Pero dito naman sa accidental word, yung word kasi wala sa gitna ng loop. Okay? So nandito yung loop, nandito naman yung word, magkahiwalay sila. Pero kung ang word na ito ay nasa loob ng loop, definitely that is a central pocket loop word. Since nagkahiwalay naman sila ng location, so definitely we are dealing with an accidental word pattern dito. So this is another example of accidental word. Okay, another
accidental word din ito. Ito naman, magkatabi ang set of shoulders. Okay, dalawang delta. Accidental word yan. Okay, so another. Okay, isang loop pattern here at isang line word naman sa kanyang tabi. Okay. Okay, so natapos na natin yung apat na nabanggit kanina. Ulitin natin, line word, central pocket loop word, double loop word, at accidental words. So bago natin tapusin ang ating talakayan sa araw na ito, magkakaroon tayo ng kaunting pagsasanay. Okay? One of the secret of successful procedure in science is comparison. So may mga fingerprint sample tayo dito na ipapakita. Iko-compare nyo lang ito sa mga naunang diniscuss natin base sa kani-kanilang pattern para malaman ninyo kung saan kabilang fingerprint word ito. Okay? So, mangyari lamang na ang inyong makasagutan ay isulat sa isang papel at ilagay ninyo yan sa link na nandito sa ating description box para malaman nyo kung out of 15 na fingerprint pattern, ilan dito ang successfully na-identify ninyo o na-interpret. Okay? So, ganito ang ating gagawin. Isulat nyo lang ang capital letter A kung ang pattern na lalabas ay plain word. Capital letter C naman kung central pocket. Capital letter D naman kapag double loop word. At capital letter X kapag accidental word. So, 5 points for every correct answer. Okay, so identify kung anong pattern ito. Anong word pattern? Ito by plain word, accidental, plain word, central pocket loop word, double loop word, or accidental word. A, C, D, or X ang sagot dito sa number 1. Isulat nyo lang sa inyong papel. Okay. Number 2. Okay. Tingnan nyo mabuti. Anong word variation naman ito? Plain word, sulat nyo letter A. Kung accident, kung central pocket, sulat nyo letter C. Kapag double loop, letter D. Or accidental, X. Okay, that is number 2. Proceed tayo sa number 3. Okay, ano naman to? Pattern na ito. Is it plain word, central pocket, double loop word, or accidental word? Okay, tignan nyo may E. Number 4. Okay. Ano naman tong pattern na to? Pang 5. Okay. So, alalahanin nyo ang point system natin. 5 points bawat correct answer. Pang-anim. Okay. Pang-pito. Tignan maigi kung anong fingerprint pattern ang mga ito. Number 8. Number 9. Number 10. Okay. Tapos na. Punta tayo sa set number 2. 10 points naman bawat isa kasi medyo mahirap na to. Bawat tamang sagot dito sa set number 2, 10 points tayo. Okay. Ano to? Plain word, central pocket, double loop, or accidental. A, C, D, or X ang isusulat sa papel.
Ano naman to? Number 12. Number 13. Okay. 14. And number 15. Yan. So, isubmit ninyo ang iyong mga kasagutan sa link at makikita ninyo kung ilan ang points na nakuha ninyo sa araw na ito. Okay, so hanggang dito na lamang ang ating discussion dito sa topic na word pattern. Pagpapatuloy na naman natin ang ating talakayan sa mga susunod na pagkakataon. Okay, so hanggang sa muli, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye.